kanyang mga kamay, nabubuhay ang mga idolong tinitingala ng mga Pinoy. Mula sa mga pangulo gaya ni Ferdinand Marcos, Fidel Ramos, hanggang sa mga artista tulad ni Dolphy at FPJ. Kuhang-kuha ang detalye ng mukha at itsura. Ang gamit niya, luwad o kung tawagin ay polymer clay. Paano ba naging eksperto sa sining na ito? Ang mga teknik at kwento sa likod ng ekspertong ito, ituturo na sa atin ni Enrico. Tutok na kung paano hinulma si Idol. Hindi kayo namamalik mata dahil yes na yes. Sila nga po ang inyong nakikita. Ang mga legend at idol nating mga Pinoy celebrities na mga namayapa na. Si The King, FPJ. Ang hari naman ng komedya, Dolphy. Si Manoy, Eddie Garcia. Abay present din. Ang magkapatid na kontrabida sa Panday, Paquito at Romy Diaz na mga original Mr. Suabe. Lahat sila, buhay na buhay, hindi ba? Mula mukha, mata, buhok at pati na ang tindig, aba-aba, kuhang-kuha. Sa unang tingin, akala mo mga totoong tao. Sila ay mga hinulmang obra pala mula sa luwad o polymer clay. Ang naglililok at nagbibigay tribute, walang iba kundi si Enrico Viudes na taga San Ildefonso, Bulacan. Dream come true daw kasi ni Enrico ang makagawa ng ganitong klaseng art na itinuturing na rin niyang personal collection. Ang talentong kanya ngayong ipinapamalas, nagsimula pa sa kanyang pagkabata. 5 taong gulang pa lang si Enrico, nakitaan na siya ng galing at kakaibang hilig sa sining. Nag-umpisa sa pagguhit ng mga hayop. Hanggang isang araw, dahil walang laruan at puro babaeng pinsan ang kasama niya sa bahay, gumawa siya ng paraan para malibang gamit ang pulang lupa sa bakuran. Ang mga iginuhit niyang mga hayop, hinulma at ginawa niyang laruan. Kaya doon ako nag-start na ma-curious sa clay na ganun. Doon ako gumawa ng mga animal. At saka, bali, gumawa po ako ng mga karabaw, tapos may mga nakasakay na tao. Malungkot ang childhood ni Enrico. Nagkahiwalay kasi ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa lang. Lumaki si Enrico sa kanyang lola na numero uno niyang tagahanga. Sa katunayan, nang makitaan siya ng potensyal sa paggawa ng mga clay art, ang lola pa nga niya mismo ang bumili ng mga materyales na kanyang gagamitin. Ang number one fan ko, yung lola ko eh, si IW Lago Viudes. Yan po yung una kong fan na talagang sumuporta sa akin dahil bata ako. Ang hidden talent ni Enrico, dinala niya hanggang magkolehiyo. Nag-aral siya ng vocational course na Fine Arts sa Slim Fashion and Art School sa Makati. Hanggang sa pumasok bilang animator sa Toei Animation Incorporated. Kami yung gumagawa ng One Piece na TV series, Dragon Ball Z, Sailor Moon, yan. Basta't lahat ng mga Japanese animation. Dito bahagyang natigil si Enrico sa paghulma ng mga obra niya mula sa mga clay o parang putik. 20 taon siyang nagtrabaho bilang animator. Malaki man ang kanyang sinasahod, pero parang feeling niya may kulang. Dahil naging memorable kasi sa akin yung dala nung kaibigan ko na chopper, yung sculpture. Pag uwi ko, yun ang ginawa ko. Ito pala yung dati kong childhood passion. Doon ko naisip na dito na ako mag-resign. Nagbalik loob sa paghuhulma si Enrico. Mula sa nakita niyang anime figure na si Chopper, gumawa siya ng sariling bersyon. Ang ginamit niya noong materyales, believe it or not, pastillas. May nakita akong pastillas na, yung parang hair gel, yung candy lang na ano. Ang ginawa ko, linagyan ko siya ng food color. Tapos minasa ko siyang ganyan. Hanggang sa, yung una ko rin ginawa na karakter, si Chopper din. Sa One Piece, ginawa ko siya. Tapos pinost ko siya sa Facebook. Maraming beses niyang sinubukan ang paghulma gamit ang pastillas. At pagkalipas ng 1 buwan, nakuha niya ang tamang timpla. Hindi niya inakala na ang simple niyang kinakahiligan,
magiging negosyo niya pala. At sa programa nating Rated K, una siyang nakilala ng publiko. Aminado si Enrico mula nang inilabas namin siya, naku, nag-boom ang kanyang business. Naging maganda rin ang feedback sa akin kasi nung tayo na ma-feature ako ni Ma'am Purina, doon dumami yung mga customer ko. Gumagawa na rin siya ng mga figura ng tao na inilalagay sa taas ng mga birthday cake. Maging ang inyong lingkod, abay nagawa na rin niya ng pastillas art. Naigawa ko nga po si Ma'am Purina yung merong sleeper na may mga bata na sa paligid tapos meron siyang hawak na sleeper. Yun yung una kong ginawa, tapos sinakop po si Ma'am Purina. Marami ang lumapit para magpaturo kay Enrico. Sa katunayan, nakalibot na nga daw siya ng iba't ibang lugar sa Pilipinas para magpa-workshop. Pero gaya ng ibang artist sa ating bansa, may oras na nawawala ang kanilang ningning at kasikatan. Lumamlam ang kanyang negosyo at ang mga customers. Naghanap ng produktong magtatagal at hindi madaling masira. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Kung gagawa po kayo ng mga figure na kuwari, mahal namin sa buhay tapos kakaini lang na po namin, parang nakakahinayang po. Sana po sir, kung yung bang pwede po namin maitago para kumbaga ma-preserve po yung art niyo po. 2019, pinakinggan niya ang kanyang mga kaibigan at loyal customers. Sinubukan niyang balikan ang paghulma gamit ang luwad o polymer clay. Ang pinagpraktisan niyang gawin noon, ang ating pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao. Noong time na yun, sikat talagang idol natin lahat si Pacquiao eh. Dahil tinry ko siyang yun yung una kong ginawa mo na tinapos. Nagawa naman niya ng maayos ang figurin ng ating boxing champ. Yun na lang, hindi nagtagal at ito ay inamag. Kaya no, after 5 months, nag-iba yung color niya. Kaya pinag-aralan ko muna kung paano tamang color hanggang sa na-perfect ko nga at ito yung gagawin. Inabot ng mahigit kalahating taon bago niya makuha ang tamang timpla sa kulay. At nang makuha naman niya ito, inumpisa na niyang gawin ang hari ng pelikula, The King Fernando Po Jr. Pinag-aralan ko mabuti yung front view, side view, para makuha ko yung talagang ano. Kasi iba yung kasi itsura ni FPG pagka naka-side view, talaga matakong si Ilong eh. Hanggang sa nasundan na nina Eddie Garcia, Dolphy, Romy at Paquito Diaz, kinukumpleto na rin niya ang 17 naging presidente ng Pilipinas. Sa ngayon ay naumpisahan na niya sina Ferdinand Marcos, Cory Aquino, Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. Pag natapos nga daw niya ay plano niya ialok sa museo ng Malacañang para doon i-display. Gusto ko naman po yung sa akin, yung legacy ko, yun po yung maalala sa akin. Kaya po gusto ko silang magawa at sana yung bang mailagay sa isang sa museum yung mga 17 president. Hindi biro ang paggawa sa mga obra ni Enrico. Kung tuloy-tuloy daw ang trabaho, aabot ng isang buwan bago matapos. Sisimula ng proseso sa paghulma ng mukha ng tao. Pagkatuyo ng hinulmang ulo, pipintahan ang detalye ng mukha. Aabot sa 2 araw na pagpapatong-patong ng kulay para maging mas makatotohanan at magmukhang buhay.
Kapag natuyo na, saka lalagyan ng synthetic na buhok. Maselan at maingat na inilalagay ni Enrico ang bawat hibla para lumabas na kuhang-kuha sa pinaggayahang tao. Maging ang mga damit na isusuot ng bawat figurine, si Enrico ang nananahi. And then noong time na wala naman din ako makita ang tatahin ng damit niya. Kaya nag-aral na lang ako sa YouTube. Kasi nga hindi naman nga ako mananahi eh. Pero hanggang sa yun nga, practice nga eh. Siyempre, proud ako sa anak ko na yan. Kasi nga, bihira naman yung ganyan talent eh. Ano? Kaya aki natutuwa. Isa si Enrico sa mga talentadong Pinoy na kakaiba ang kagalingan. At ang kanyang inspirasyon, ang kalungkutan ng kanyang buhay noon, ang pangungulila sa kanyang nakaraang kabataan at ang mga kabiguan sa buhay at sa pag-ibig. Yung strong bursts of emotions na galing sa mabibigat na bagay. Yun usually kasi yung source ng maraming art. Kasi dahil sa sobrang strong ng emotion mo, andun lumalabas yung kagustuhan mo na all of these feelings that I'm feeling, it has to go somewhere. Ayon sa isang psychologist, mas nailalabas ng tao, lalo na ng mga artista, ang mga kakaibang ideya kapag matindi ang emosyon na kanilang nararamdaman. Ito na yung paraan para sa kanila, maibahagi kung ano man yung kanilang nararamdaman para sa mga taong makakonek man lang sila, makapagbahagi man sila ng connection ng emosyon sa pamamagitan ng kanilang artwork. Ang mga obra ni Enrico ay pagbibigay-pugay sa mga ambag ng mga natatanging Pilipino. Sa bawat piraso ng luwad na kanyang hinulma para maging idols, ay katumbas ng kwento ng kanyang pagsasakripisyo at kagalingan sa pinili niyang larangan. Ano man yun, huwag magdadalawang isip anuman ang ating pinagdaanan. Dahil malay nyo, balang araw, ang inyong abilidad pala ang huhulma ng inyong pinapangarap na magandang buhay. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan. Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.